Yo! What's up, guys? Kumusta po kayo? Welcome back sa Kanto-tejero channel. Today ay isa na namang video guide ang ibabahagi ko sa inyo tungkol ito sa files at kung paano ito i-transfer from one device to another. I got you, guys! Mahirap talaga sa karamihan sa atin na makasabay sa bugso ng technology, lalo na sa tulad ko na ipinanganak na ang nauuso pa lamang ay ang radio at TV. The Kanto-tejero channel is keeping the objective of documenting new and even old ideas into a video guide that will be available every time needed by the viewers. Alam ko na marami sa inyo, especially sa mga millennials at Gen X, na di na kailangan ng video guide na ito. Pero lahat ng generation ay important sa Kanto-tejero channel. Okay lang na mag-skip kayo sa video ito kung sa ngayon ay hindi pa ninyo ito kailangan. Basta keep in mind na meron kayong video guide na pwedeng balik-balikan in the future. Maaaring may magtanong ng ganito. Ano ba ang file? Ganito ang paliwanag ni Ate Google. A file is a collection of data stored in one unit, identified by a file name. It can be a document, picture, audio or video stream, data library, application, or other collection of data. Documents include text files, such as a Word documents, RTF, rich text format, documents, PDFs, web pages, and others. Dog lover ka rin pala ate. Bakit kailangan pang i-transfer ang files? Ito naman ang sabi ko. Depende ito sa personal na pangangailangan ng tao. Halimbawa, isang estudyante na kailangan niya na magpasa ng assignment sa teacher. Ang teacher naman ay kailangan mag-distribute ng e-learning modules sa kanyang mga estudyante. Ang assignment at e-learning modules ay mga uri ng files kapag naka-electronic form or soft copy. Maaari din naman na may humihingi sa iyo ng copy ng movie, kaya kailangan mo itong i-transfer. At marami pang ibang dahilan. Sa videong ito ay ipapakita ko ang pag-transfer ng video file from GoPro camera to PC or laptop, then transferring of downloaded movie from cellphone to laptop, at lastly ay ang transferring of a movie file from laptop to Android TV box para i-play sa widescreen TV. Ito ang mga tools na gagamitin: universal USB OTG adapter, micro SD or memory card. For the purpose of demonstration, ay bumili ako ng mga ito sa Shopee. Double check muna tayo kung talagang may laman na video files ang GoPro camera. Browse lang. At ayan, may mga video clips naman na available. Dahil sigurado na tayo na may files na pwedeng i-transfer, ay i-off na natin ang camera. Then, tukutin na natin. Bro, what are you talking about, man? Ang memory card. Dahan-dahan naman, baka tumalsik. Siyempre, ilalagay natin ang SD card sa universal USB OTG adapter. At ipapasok. What? Oo, ipapasok na ito sa USB port ng laptop. Automatic na magpa-pop up ang folder ng memory card sa laptop. At pwede na itong explore. Ayan ang mga files na nakasave sa SD card ng GoPro. Ang mga white files ay specific para sa GoPro application at ang orange naman ay ang mga MP4 video format. Pili lang tayo ng isang video file. I-preview muna natin habang nasa SD card pa. Then i-copy ito.
at i-paste sa local folder ng laptop. Hintayin matapos ang copying at pwede na itong i-preview ulit para sure tayo na hindi na corrupt during transfer. I-close ang File Explorer at tandaan lamang na gawin ang proper na pag-eject ng anumang media storage tulad ng USB flash drive at SD card bago ito hugutin or tanggalin sa laptop or PC para ito maiwasan makurap ang mga files sa loob ng mga ito. Siguraduhin na nakasalpak ng maayos ang universal USB OTG adapter sa cellphone. Kung type C ang port ng cellphone ay huwag mag-alala, din naman papasok ang regular na micro USB connector dyan. I-drag down ang screen ng cellphone para makita kung nababasa na ang mass storage drive. Gamit ang File Explorer ng cellphone or gallery ay hanapin na ang file na itatransfer. Ito ang MP4 copy ng downloaded movie na John. I-long press para ma-select. I-tap ang copy sa ibaba, then other location, at i-tap ang mass storage drive, at i-tap ang check sa gawing kanto sa itaas. Hintayin matapos ang pag-copy. Then makikita na ang Dune movie file sa mass storage drive. Paalala lamang na i-unmount muna ang mass storage drive bago ito tanggalin sa cellphone. Again, ito ay para hindi makorrupt ang mga files na nakasave dito. Ito ang hudyat na safe nang tanggalin ang mass storage drive sa cellphone. Ngayon ay pwede nang isalpak sa USB port ng laptop ang universal USB OTG adapter at automatic magpa-pop up na ang folder nito. Hanapin ang movie file at i-play para makita kung dito na corrupt during transfer. Ito na ang example ng corrupted movie file. Hindi siya ma-play ng VLC player. Wala talagang maaasahan sa mga SD card na mura from China. Mapapahamak lamang ang inyong mga mahalagang video files. Para maiwasan nyo ang ganitong eksena, ay nilagay ko ang link ng Shopee store ng SD card na ito na di compatible sa GoPro camera at link naman ng Shopee store na compatible at maaasahan. Inulit ko na lamang ang pag-copy ng movie file from my Android phone using good SD card at ito na ang folder. Pwede na i-play ang preview. Ayan, at sure na tayo na hindi corrupted ang movie file. Kaya't i-right click na ito at pindutin ang copy. Mag-open ng local folder at i-paste ang movie file. Hintayin hanggang matapos. Ganyan lang kadali ang pag-transfer ng mga files. Wait! May isa pa tayong gagawin. Ang pag-transfer naman ng movie file from laptop to Android TV box. Same process lang din, gamit ang universal USB OTG adapter, syempre nakamount na ito sa USB port ng PC or laptop. Hanapin ang file sa local folder at i-right click, then copy at buksan ang folder ng USB drive at i-paste sa desired folder location. Kapag tapos na ang copying, ay huwag kalimutang i-eject ng tama ang USB drive. Again, para ito maiwasan ang pagkakakorrupt ng mga files na nakasave dito. Kapag nakasave na sa SD card ang movie file, ay malaya na natin itong i-play sa kahit anong device na may USB port like cellphone, tablet, PC or laptop, at sa Android TV box. Dahil kalimitan ay maliit lamang ang storage capacity ng TV box, kaya hindi advisable na ilipat ang movie file dito. Ang gagawin ko na lamang ay i-mount ang universal USB OTG adapter sa USB port ng TV box
Then pwede na ito i-play. I-on ang Android TV box. Dapat connected na ito sa TV. Sa menu ng TV box ay i-open ang apps. Then file viewer. Makikita na ang mass storage drive at i-double click na ang movie file para mag-play na ito. Marami pa ang paraan ng paglipat-lipat ng files na available sa kasalukuyang panahon, tulad ng pamamagitan ng Bluetooth, mga Android and web applications. Dati ay napakasikat ng Share It application na ginagamit sa cellphone to cellphone transfer ng files. Pero sa ngayon, ang best recommended ko ay ang paggamit ng Viber app. Pwede na din ngayon sa mga Windows devices ang Viber, kaya di na limited sa cellphone to cellphone ang transfer coverage. Ang pinakabago sa technology ngayon ay ang paggamit ng mga cloud storage facilities tulad ng Microsoft OneDrive, Google Drive, MediaFire, at marami pang iba. For now, ay specific muna ang video guide na ito sa transfer of files using Universal OTG USB adapter. Dahil affordable ito, hindi na kailangang nakakonect sa internet para makapag-transfer ng data. Maaari naman kayong mag-request. Mag-comment lang sa ibaba kung may gusto kayong detailed video guide sa iba pang pamamaraan kung paano mag-transfer ng files. May galab shoutout sa ating mga kaibigang TikTokers / YouTubers. Maraming salamat sa UCE at team support. Thank you sa warm welcome sa Kanto-tejero channel. Special thanks sa Jalamob TV for her beautiful motovlog for my video background. Special thanks din kay Isa Rider Official for the guidance. Maraming salamat sa aking mga subscribers at ganun din sa aking thousands of silent viewers. Please consider subscribing to my channel and we'll see you on my next video. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kakanto. Pansamantalang nagpapaalam. Bye-bye!